Hello kabayan, magandang araw kabayan at magandang gabi din po. Sa ngayon, Friday. So, linis kutsi muna tayo. Maraming lilinisan, so kailangan tulungan natin yung tagalinis. Natapos kong ikuan yan, ikabit, so lilinisan ko. Para tulong din, para matapos kasi Friday, kailangan tapusin, ilabas. Yung kailangan ilabas, ilabas para kukunin sa mayari. Ang ginagawa pala niya kabayan ay sa harapan, bagong bumper yan sa harapan. Yan, kailangan nating bilisan sa paglilinis kasi marami pang kailangan linisan. So, ang paglinis naman dito kabayan, yan, bugahan ng tubig. Yung pressure washer, black, mabilis yan kabayan, ang lakas niyan, grabe. Kung hindi mo pwede hawakan sa kamay yan, butas yung kamay mo niyan kabayan. Pressure sa tubig muna tayo. Yan. Pag maulan naman dito kabayan, walang problema kasi bugahan mo lang ng tubig tapos sabunan. Tapos pagkatapos ng buga, pagkatapos sabunan, tapos bugahan mo ng tubig ulit. Huwag mo nang patuyuin, hindi mo na kailangang patuyuin 'yun kasi ulan 'yan. Pero 'yan, kailangan patuyuin natin 'yan kasi maganda 'yung panahon. Yan, bugahan na ng tubig. Pagkatapos ng bugahan ng tubig, sasabunan na natin ngayon. Mitsubishi RBR pala yan kabayan, yung ginagawa natin niya yan, 2018 model ata, 19 ganun, maganyang formahan, 2018 17, 18, 19 ganun, parang 18 lang ata yan. So ngayon magsasabon na tayo. Yan, nilagyan ko pa ng sabon. Yung sabon dito kabayan, liquid ha, yan o, liquid yan o. So, mayroon sariling sabon. Hindi pwede pang sabon sa buhok. Hindi pwede sabon sa katawan. Pero talagang mabula yan siya. Hindi siya sa katawan din yan. Pero uto lang kasi nakalagay doon eh. Yan kaya yan o. Yan, nandun yung estimator. So, yung estimator din naman kasi mga yan. Mapapasok sila ng kutsi dyan. Tapos, lilisan din nila, tapos estimate nila kung ano yung damage, kailang palitan, ganon. Tapos yun, sasabon na tayo. Yan, maganda yung sabon natin, pink yung gamit natin, no? Pink na sabon. Yan, brush lang yan sa kabayan, ha? Yung brush na yan ay hindi yan siya matibay, walang problema yan sa kabayan, hindi malambot yan sa kabayan, hindi magagasgas. Pero pag bagong pintura kabayan, kunwari sabihin natin na ginawa natin yung bumper hindi natin kailangan brasan kasi malinis na yun eh, kasi bagong pintura yan eh. Yung kailangan i-brush natin yung katawan lang, yung mga hindi napinturahan. Pero pag napinturahan yan, ginawa yan, binugahan yan, huwag mo nang i-brush. Hindi na natin kailangan sabunan din, hindi na. Yung sasabunan lang natin yung hindi ginagawa lang yan o. So normal lang siya sa paghuhugas yung kabayan, ha? Hindi yan siya talagang madali lang maghugas dito, hindi normal. Ako nga kabayan, magpaghugas ako kabayan, nasa kuha na kabayan, 15 minutes tapos na yan. 15 to 30 minutes kabayan, kasi pag sa loob, pag medyo madumi talaga sa loob, hindi ko na linisan yan. Pero pag kumpleto yung madaming gawa, tapos kailangan linisan talaga. Pero pag mga bumper lang, tapos masyadong madumi yung loob, hindi po na kailangan linisan yung loob, hayaan mo na. Pwede mo linisan yung driver side lang, driver, passenger, pero sa likuran, hayaan mo na yan. Hindi maganong masilan yung mga Canadian dito eh. Pero pag malaking tama, malaki yung trabaho, linisan natin eh, perfect natin, lalo na pag bagong modelo, linisan natin maayos. Yan kabayan, no? Medyo nasa kalagitan na tayo kasi ang pagkatapos ng buga ko niyan, buga ng tubig, tapos mayroon naman tayong wiper para sa buga ng tubig eh. Tapos punasan mo konti, tapos loob na ako. Dahil sa loob, vacuum na naman natin yan. Punasan natin ng may tubig, tapos vacuum. Yan, bugahan na natin. Buga na yan siya kabayan. Ganun lang kasimple, oh. Pag maglinis ka lang, linis-linis ka lang ng kutsi dito. Pero hindi, walang visa din kasi kabayan pag mga ganyang tagalinis lang eh. Pero dito, pag andito ka na sa Canada, walang problema, mabilis ka na makahanap. Pero pag galing sa Pilipinas, mag-apply ka ng auto detailing, mayroon siguro auto detailing.
Pero yung karwasing ka, wala atang karwasing na pwede kang pag-apply doon sa Pilipinas papunta dito. Pero mayroon at akong mayroon akong kuhan kabayan na nakilala nga, utulitiling siya. Timtid. Magtitim pala siya. Timtid siya. Timting. Yung mga window glass, yung lagyan ng timtid na itim, ganoon kabayan. Mayroon akong kilala na nakapunta dito. Yan kabayan, buga na yung tubig, di ba? Buga ko na yung tubig. Pero yun kabayan, hindi ko alam kung anong agency niya. Hindi ko na itanong eh. Yung mga tempted dahil sa Pilipinas, pwede kayo mag-apply. Kaya kabayan, oh, buga na yan. Oh, nakintam na, di ba? Makintam na. Medyo umipikto talaga yung sabon. Kalinis talaga yung sabon. Tapos yung mga kuha natin, yung mga nasa baba, anong tawag na nasa baba kabayan? Floor mat, yung floor matting. Kailangan din natin yung kailangan din natin ilabas yan, linisan natin. Sprayhan natin yan. Yan, nasa likod na tayo. Hindi ko kasi ito pinapost forward eh. Kailangan hayaan na ito kabayan, forward natin ito para medyo mabilis. Ano mo, mabagal yung tigra ko yun eh. Pero yun nga kabayan, 30 minutes to siya. 20 to 30 minutes natapos ko na to. Pinakamatagal na yung 30 minutes kabayan. Nalinis sa isang kutsi. Sa akin lang kabayan ha, pag ako maglinis. Kasi pagkuha talaga, pag wala din akong gawa, pag walang gawa, tapos maraming lilinisan, talagang maglilinis ako. Yan wiper natin kabayan, oh. Malaking tulong yan si kabayan. Oh. No. Maganda yan siya. Malaking tulong. Mapabilis talaga yung trabaho niya kabayan. Yan, oh. Kasi yung mga buubong tubig talaga, tanggal niya. Yan, mayroon tayong overspray ata yung kabayan. Yan, o. Oh. Diba? Ganun lang kasimple kabayan, maglinis kabayan. Tapos, linisan mo rin yung dashboard. Importante yung dashboard. Yung basahan na dashboard, tapos sa yung pinagkakuhan niya, yung anong tawag dyan, yung reverse, kailangan natin linisan din yun sa baba, tapos yung upuan, ganun na kabay. Tapos pabonas na tayo, yan o. So, hindi na ganong matubig yan kasi natanggal na eh. Yung kunting tubig na lang yan. Yung unahin natin kabayan, yung bagong pintura kabayan. Yun ang unahin natin yan. Titirahin natin na ganon para hindi siya mag-gas-gas talaga. Kasi minsan marumi mag-gas-gas yung bagong pintura. So, unahin natin yung bagong pintura para hindi mag-gas-gas. Lalo na yung pag-itim kabayan, importante yung itim, delikado yung itim. Kasi kunting gas-gas lang, mag-gas-gas yan, klaro na yan, may guhit-guhit na. Yung puti, hindi masilan yan. Yung itim talaga, pag maglinis ka, yung brush, delikado din yung brush na yun eh. Lalo na yung pagbago pinturahan, yung bagong pinturahan, huwag talagang i-brush, delikado yun. Pag i-brush mo yun, dali na. Sigurado na yung medyo may scratch-scratch yan, maliliit. Pero pag i-bapping naman, matatanggal yun. Pero...